Hey guys, welcome back to the vlog. So today is a special day because we will be starting a new series. So this is going to be a trade series, which I will start with this two pair of socks. So ang gagawin natin, magta-try tayo magkaroon ng series of trade. So ititrade ko na, ititrade tong item na to into something na medyo mas mataas yung value. And then ang end goal for this probably season or hopefully within this year lang, no, we can buy yung Yeezy 350 Boost na Beluga 1.0 out of this trade na gagawin natin for this sock. So kung interested kayo for that content, tara, samahan nyo ako. So before we start with anything else, huge shout out to Seth Fowler and Harrison Neville. I got inspired sa content na ginagawa nila yung buy and sell from $20 na sneaker collection yung ginagawa ni Seth Fowler, and even yung trade series na ginawa ni Harrison Neville from an off-white laces to a Travis Scott Jordan 1. So again, magkakaroon ng series of trade, probably magkaroon tayo ng buy and sell if ever I won't be able to trade yung item na makukuha ko out of this. And then yun, main goal natin is to have the Yeezy Boost 350 V2 Beluga 1.0. And then after that, who knows? Baka pwede nating ituloy yung trade series until we get something which is more valuable than that sneaker. So, kung hindi ka pa nagsusubscribe, please make sure to subscribe to this channel. Give this video a like. Comment down below kung ano sa tingin nyo mga pwede nating itrade o kung gusto nyo magtrade ng item doon sa mga this item na meron tayo. And then, yeah, you can also share it to your friends. And then, abangan nyo yung mga susunod na video. Hey guys, so para sa una nating trade, try ako na mag-message sa mga kaibigan ko, sa mga fellow sneakerhead natin, to ask kung anong pwede nilang i-trade dito sa socks na meron tayo. So merong isang nag-respond, and then what we're gonna do is we're gonna go to Alabang, tapos iti-trade natin to dun sa item na ino-offer niya. May idea na ako kung ano yun, pero mukhang maganda at mukhang more than really the value nitong socks na to yung ibibigay niya sa atin. And after that, I'll try to message some more yung mga sneakerheads na friends natin, and then hopefully, no, makakuha tayo ng mas maganda pang trade. Tara, samahan niyo ako. Yo, nandito tayo ngayon sa Alabang Town Center. Nakarating na tayo after an hour na travel, and then punta lang natin yung ka-trade natin. Dala ko na yung item. So, let's go! So, hinahanap natin ngayon yung Popeyes. Second time pa lang ako dito sa Alabang Town Center. So, hindi pa ako ganun ka-familiar sa lugar. And let's see kung nasan ba yung shop na yun. A few moments later. So, mali yung pinuntahan natin na area. Umikot tayo. Sabi sa akin, wala daw yung Popeyes doon. Nagtanong na lang ako doon sa guard. So, hopefully doon sa area na pupuntahan natin nandun. Balik tayo ng konti. A few moments later. Nakikita ko sumusubo pa eh. Let's go! Wait, teka lang, nakikita ko yung sapatos niya. Ito na yung ititrade oh. Hindi, joke lang. Hey guys, nakita na natin. Ito na yung mga kasama natin oh. Dito si Job, dito si Elaine. Ayun, si Elaine. Padala kami ng SA. May background music kasi doon sa Popeyes kung saan kami nag-meet. So, ang hirap mag-vlog doon. Lipat lang kami sa SA, tapos doon namin gagawin yung mga transaction namin. Mga epektos na dala, palit. Kaliwaan lang, ganun. Kaliwaan lang. Soul Academy, we here. Hey guys, so finally for our first trade, kasama natin yung kilala nyo na to. Job Corpus. And ito yung dala-dala kong socks. Actually, ito, hindi ko lang kung alam mo na, pero dalawa to. Yun! Ano itong socks na to? Socks clean and clean or white? Nalang white. Game worn by Carly Soto. Game worn? Hindi naman. Bago to ha. Bago to. So, kailangan ko lang nangitin. So, makita ko ano ba yung dala-dala. Ang akin, it's so good na sample pair. Sample pair. Yeah, sample. Ano to? Pinapadala ko sa akin. Pinakalagay ba na sample? Ako, wala. Pero, pinapadala to sa atin ni ano ni Bossing It So Good whenever we photoshoot. So ito yun,
very first sample for nare-resell ba 'to? Joke lang. Go. Makapwede. Pero ano 'yo, super good 'to nga. Think that pwede mo nang bitayan ng laro. Solid 'to kasi. Oh, alam mo sobrang solid 'tong trade na 'to, sarado na marami. From 300 na value, I think. Wala na ba 'to, mga 700 300. Mga ganun. So we can definitely trade it. So, winner yung sap. Ang ganda. Thank you so much, Kiju. Kay Elaine din na nagkakaano ng camera. So, samahan niyo ako sa ibang mga trade na ikaw. Then for now, ikat muna tayo ng Cody dito sa Solo Academy. Thank you! Hindi ko pala napakita yung sapatos ni Job. Beluga. Yan dapat yung, yan yung goal natin na ma-trade. Huwag natapos tong, ito. Ayun na, kunin ko na. Thank you, ha. Yung 2.0 yung sa atin, eh. Hey guys, so naka-uwi na tayo and this is the day after yung trade na ginawa natin with Job. So ginawa namin ng Friday, ngayon is Saturday na sa film this video. And then, bago kayo bigyan ng update dun sa susunod na trade natin o yung update dito sa ginagawa nating trade series, I'd like to show you something dahil ngayong araw din yung release nitong Yeezy na Blush 500. So, this is the OG. And gusto ko lang i-unbox quickly with you guys kasi, ayan, I've been waiting for this pair. This is actually my first Yeezy 500. And it just so happened na siya yung OG. I tried to get yung iba pero good thing na ito yung nakuha ko. So, they didn't, I don't know if you will consider it as a shock drop yung nangyaring release dito, pero there's no mechanics kung iraraffle to. There's no mechanics that it's gonna be a first come first serve release. Pero pinusto ni Adidas kagabi and then mentioning na parang it will be released dun sa Adidas page, yung may slash Yeezy, it will be released through the raffle sa Adidas app. And then nandun yung parang store sa BGC, yung sa Glorieta, and I think may isa pa yun. Even yung Commonwealth is or will be releasing this pair. And then I tried just to go to sa Glorieta sa Adidas Brand Center early today, so we happened to get this Yeezy, no, in retail price. So really glad to have this one. Yun nga lang, I'm expecting to get a pair of size 8 kasi sabi nila sa akin nung una true to size. And then for some, they say 8.5 will work or half size up. Pero when I try to fit it, actually parang you have to go full size up eh. So I need to get this one in size 9. So ayan, with a 13,000 pesos na retail. Ang mahal na ng retail guys, pamahal na ng pamahal. So let me show you this. Pag binuksan nyo yan, you have here, of course, the Yeezy 500 Blush. Napakagandang colorway nito. Mukha lang siyang weird talaga for those who are not familiar with Yeezys. Pero pag suot nyo to on feet, comfortable plus, alam mo yun, very stylish talaga siya. Hindi siya yung katulad ng mga normal, parang casual kicks na meron tayo. Napakaganda. May suede. May parang some sort of leather dito sa part na to. Yung adiprene, syempre. Tapos may mga mesh material. And itong laces na to. Yan, yung mga alien vibes design ni Kanye West. Ang gusto ko dito sa pair na to is, hindi siya, well, gusto ko ng mga white sneaker. And gusto ko rin ng mga brown. So, hindi siya sobrang puti. And hindi rin siya sobrang, alam mo yun, dark brown na medyo mahirap minsan. Bagayan. So, very lang. Parang enough lang yung color na meron siya for my style. Napakaganda. We'll keep this one kasi nag-release sila ngayon ng mga OGs and then we'll try to get as much as we can. Lalong-lalo na yung Yeezy Oreo, Red Stripe, Static na mga paparating. And hopefully, ayun nga, for this video, ang goal natin is makakuha ng Yeezy Beluga 1.0. So, that's the quick unboxing of this pair. Right here, yan. So, salamat again Adidas for allowing me to guess this one for retail price. A few moments later. Okay, moment of truth after this quick unboxing. As I promised, bibigyan ko kayo ng update sa mga nangyayaring trade. So, unfortunately, actually yung update is walang update. Yung first na trade natin, it's a success kasi from 300 pesos to something like 600 or up probably yung value ng nakuha natin. And ako, ina-expect ko din naman na not everyone na lalapitan ko will be able to give the same kind of parang value
kapag nag-trade kami. And there are some na hindi rin nila ganun kagusto yung item pa. Probably I'll just try again. So, ayun, no, wala pa akong ano, hindi pa ako nakapag-trade after nung trade namin with Job. So, nasa akin pa rin yung It's So Good na merch or yung shorts na binigay ni Job or yung pinalit niya doon sa socks na meron ako. I'm trying to message some other people. May iba na parang interested na rin talaga. However, alam mo yun, kapag trade lang talaga, pag busy yung ka-trade mo, medyo mahirap lang na nakulitin, you know. And hopefully, no, ma-move talaga natin itong ating pag-trade. So, if ever hindi ko siya mabenta this week, hindi ko siya ma-trade this week, what I'm planning is I'll be selling this. Siguro at a lower price, probably mga 500 or baka 600. Sana merong kumagat. And then from there, we're gonna try to get another item. Tapos yung gagamitin natin to trade to other people. So, hindi pa kasi tayo yung level ni Harrison Neville na pupunta lang ng isang store. Tapos mag-a-ask ng trade. You know, we don't have that kind of influence yet. Probably. But soon, for sure. Kapag lumalaki na yung value nitong tinitrade natin, we're gonna expect na we will be able to do that kind of no trade. So, probably, of course, punta ako kala Randall, punta tayo kala Matthew, kala Kenneth sa aftermarket, and some of the stores na mga kaibigan natin, okay? So, well, yeah, that's it. So, from worth 300 pesos, it's still a success for the first episode. We have, like, an estimate of 600 pesos value for this item. So, maraming salamat sa panonood, maraming salamat sa pag-suporta dito sa channel na to, sa ganitong klaseng content. Help me out na madala ko to o magawa ko yung goal natin na makuha yung Yeezy Boost 350 V2 na Beluga Reflective after that after a series of trades na nagagawin natin. So kung meron kayong mga kilala or kung kayo mismo gusto niyo makipag-trade, let me know in the comment section. You can also message me sa aking Facebook account, Carl Nicolas Lisondra, and Instagram, which is Classic World. So, I think yun lamang for today. And again, shout out to Harrison Neville and Seth Fowler for inspiring me to do this kind of content. And this time, gagawin lang natin siya dito sa Pilipinas. Who knows? Kapag napag-trade natin into a Beluga or nagawa natin Beluga itong mga stocks na tin-trade natin, we'll try to get something na mas mataas yung value. So, yun lamang again. Maraming salamat. Thank you so much for watching. Like, comment, subscribe, and I'll see you on the next one.